morning, marami po tayong kuha na dangget. At least mga nasa 10 kilos. So normally, umuwi po ako sa lungsod pag marami kaming isda na nakuha, like mga tag 30 to 40 kilos. Pag nasa mga 10 kilos lang po, hindi po kami umuwi sa lungsod. Instead, ginagawa ko po silang daing. At mahilig din po ako sa daing, kaya marami din po talaga tayong uulamin. Bago pala tayo magsimula pagdaing, ito pala ang mga ingredients na gagamitin ko sa pagdaing. Meron po tayong garlic, paminta na dahon, limonsito, asin at suka. David's here, so honey bear, I am going to teach you how to make daeng, a dried fish. Really? Yeah, so this is a dangit. Oh, that's dangit? Yeah, this is a dangit we caught yesterday. Pag dangit, ito po talaga ang pinakasikat na ginagawang daeng. So honey, I am gonna show you how to make a dried fish. First of all, cut here. That's it, honey? Yeah. You cut in the middle? Yeah. And cut over here. Cut one here. And ayan na. Put over here to wash it. Why do you cut a line in there? We have to cut it. That's how you make dried fish. So it's easy to dry. Oh yeah. And one more. Hold it here. When you cut the head? Yeah, by the gills. Yeah. Sorry. Yeah. This way? Yeah. All the way? Yeah. Through the eye. That's it. Stop. That's it. And you have to hold here to the gills. Yeah. And then cut it like that. Oh yeah. To the head. Cut the head. Yeah, like that, honey. See? Okay, just wait. You do this like this. Cut it here. Yeah. That's it. Yeah. That's it, honey. Like that? Yeah. More. Be careful, huh? Yeah. That's not how you hold it, honey. Which way? This is how you have to hold like that. Don't hold through the spike. Yeah. You have to hold here, like this. And you have to feel it, push it through the bones. Yeah. You can actually feel it. It's like cracking. Right. Can you hear it? Yeah, I hear it. Once it's cracked, it should be easy to cut it. Okay. And then there we go. See? Alright, parang hindi kaya ng asawa ko. Para mas madali, you have to wash. And I will cut the fish. Okay. So para mas madali, ito na lang po talaga ang ginawa namin mag-asawa. Ako na lang po ang magka-cut kasi natatakot din ako sa asawa ko. Baka matusok po siya ng danggit. Napakasakit po matusok ng danggit. Siya na lang po ang tagatanggal ng tinae. To be honest, hindi po talaga madali gumawa ng daeng. Kaya mapatanong na lang po tayo bakit ang mahal-mahal bumili ng daeng. Pag nakatira kayo sa gitna ng dagat, marami po talagang daeng. Kasi ito po talaga ang ginagawa ko. Pag sobra-sobra na po yung isda namin, lalong-lalo na po pag wala kaming stock na ice. Of course, baka masira yung isda. Masasayang lang po. Instead, pinipreserve ko po talaga siya. Ang sarap lang po talaga sa peelings kasi itong mga isda na ito ay hinuli ko lang po ito kahapon at ngayon ginagawa ko siya ng daeng. I remember when I was in Australia. Sobra ko talaga na miss yung daeng. Fresh na isda. Yung buhay po na ganito. Kung gusto mo magdaeng, there's no need to buy. Manghuli ka lang ng isda at gawin mong daeng. Masasabi ko pag nakatira talaga kayo sa gitna
ng dagat. As in, full package na po talaga dito. Ang dami pong blessing, ang dami pong biyaya, wala po talaga kayong problema sa ulam. And of course, you have to commit po talaga na ang buhay dito, simple lang, bawal po dito maarte. Totoo po yan, pag maarte kayo, ayaw mo malangsahan yung kamay mo, ayaw mo humawak ng isda, paano ka makakaluto? Sa totoo po, sanay po talaga ako sa gantong buhay. I was growing up sa tabing dagat. I was growing up na mangingisda po talaga ang tatay ko. Kaya hanggang lumaki ako, hindi po talaga mawawala ang mga kaalaman ko sa buhay dagat. For 10 kilos of fish na gawin daeng, sobrang dami po nila. Kasi sabi ng asawa ko, we should go to Lungsod para ibenta yung 10 kilos. Sabi ko, nako, parang ang liit lang naman para ibenta. Kasi usually po talaga, pag nagbebenta po kami sa Lungsod, around 30 to 40 kilos. Ah. Oh dear. Oh my God. I said to my husband, be careful, baka matusok ka. Ako yung natusok. Kailangan mo lang talaga palabasin yung dugo because napakasakit po matusok ng danggit. Very sharp. You have a band-aid? I'm alright. At natusok talaga yung kamay ko, and that's part of making daing. Hindi po talaga kompleto ang daing pag hindi matusok yung kamay mo. So anyway guys, sanay na po ako matusok ng danggit, especially po pag nangunguha ako ng isda doon sa fishing net. Grabe po talaga yung mga paa ko, legs, nagkasugat-sugat na. So medyo sanay na din po, parang medyo na immune na po yung katawan ko. But others po talaga, magsuswollen po talaga yung kamay nila. Ang paggawa ng daing, kailangan din po talaga na mataas yung pasensya nyo guys kasi sa daming isda na kailangan mong hiwain. Pero pag sanay ka na, master ka na, as in parang ini-enjoy mo na lang din po yung ginagawa mo at napakabilis mo. Ang weather namin dito sa gitna ng dagat, very unpredictable kasi suddenly napakasunny and suddenly biglang uulan at napaka-windy. So we are hoping while gumagawa kami ng daing ay hindi po talaga ngayon uulan kasi otherwise hindi po natin tumabilad sa araw ang aming daing. Wow! Ang dami nang natanggal na intestine ng asawa ko, ha? Well done, honey. Very good. Thank you for helping me. You're welcome. Mas maigi ito na lang yung ginawa niya kahit nga ako natusok. Asawa ko pa kaya? At finally guys, natapos rin ang paghihiwa ko sa danggit. So ngayon, ang ginagawa ko po guys, kailangan ko po talagang linisan ng maigi yung danggit. As in, wala po talagang maiwan ng mga blood, intestine. Kasi ganito po talaga ako magdaing. And one of the reason bakit ko talaga siya kailangan linisan ng maigi para hindi po madali masira ang daing. At para hindi rin siya madali mabaho at iwas din na ma-attract ang mga langaw, mga fly. But of course, pwedeng-pwede kayo gumawa ng simpleng daing. Para sa akin kasi ito, it takes time talaga. Pero for me, I don't mind yung mga efforts ko kasi ako lang naman ang kakain. Gusto ko kasi yung the best daing. Ganto na po yung itsura niya. After ko po siya nilinisan. So super parang white na po talaga yung dried fish natin. Repeating lang po talaga ang kailangan mong gawin. So it's really takes time to process po bago po tayo makagawa ng daing. It feels like probably more than 1 hour. Since hiniwa natin yung mga danggit kanina at ngayon ay nililinisan pa talaga natin. So mas mainam din po, pwede tayong gumamit ng kutsilyo para malinis talaga siya doon sa edge para po talaga matanggal ang dugo ng danggit.
finally, nalinis ko na po talaga lahat ng danggit one by one. So, ang final po natin ay titimplahan na po ito. Ayan, super linis na po yung danggit natin. Ready na po tayo magdaing. So, ito pala ang tinimpla ko po kanina, suka at asin. At nilagay ko na po din yung paminta na powder. So, ngayon, maghiwa po tayo ng limonsito at saka garlic. At i-add lang po natin together doon po sa tinimpla ko po na may suka at asin at paminta at i-add din po yung limonsito. So, ito po yung ginagawa ko. Nilalagay ko lang po yung daing sa ginawa nating timpla sa may suka at asin. So, repeating lang din po siya. So, step by one and by one po siya. At syempre, ito na po talaga ang last part na napakadali. So, kailangan lang talaga lahat ng danggit ay maisa-isa po natin mailagay dito sa Tupperware. Para ready na po siya, ibilad natin sa araw. This is it! Finally, ready na po ang ating danggit. It dries. May nilagay talaga ako dito na knit. Ginawa ko to kanina. Actually, this is from our bungsud knit para mahang talaga ang dried fish. So, after all, I know, super worth it po talaga ang time na binigay ko para makagawa tayo ng daing. Kasi in the future, soon, tomorrow, marami kaming ulam, marami kaming daing. Ang maganda dito, pag nagdaing kayo sa gitna ng dagat, hindi kayo natatakot. Baka nakawin ng mga pusa or tao, charot po. Wala din po ditong flies. Baka mag-worried kayo, baka magka-worm ang daing mo. Or baka may daga, maglakad-lakad sa daing mo or kainin nila. So, dito sa gitna ng dagat, safe po kayo. So, napakadali lang po ito mag-dry kasi medyo maaraw talaga ngayon. Plus, nakahang po siya. So, madali lang po ito mag-dry. Super fresh po talaga dito sa gitna ng dagat. Napaka-fresh po ng air. Sabi nga nila, pag may tanim, may aanihin. So, pag may daing, may aanihin din. In the next few days, mag-dry na po ito. At for sure, ipapatikim ko po ito sa asawa ko at sa anak ko. Makikita nyo yan coming soon sa vlog ko. And that's all for today's video, guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po'y mag-subscribe kayo sa aking channel at mag-like. Maraming salamat po. Bye!